Today we're going extra large because we're having some extra fun company. So today we're picking up my co-hosts from You Have Been Warned Asia, a show on Discovery Channel, which by the way, you can view via signal cable. The Peugeot Traveller is a true seven-seater and is thus perfect for big families, business guests, or the entire barkada. A highlight is its luxurious captain seats located in the second row. And with lots of legroom and space to offer, no one would have to dread sitting in the rearmost bench. I really love how this van has a lot of pulling power, so whenever I want to overtake, it's no problem whatsoever. Whenever there are trucks or taxis that I want to overtake, it's so much easier because you have the power. There's also a lot of glass surface area all around the car, so I feel like I have a panoramic view of everything around me. Plus, with the elevated seat, it's really a comfortable vantage point for more safety. I think it really works that I have the controls of my windows, of my side mirrors up here versus the conventional down here. The shift knob of this van is like a dial. So basically, you just kind of move the ring into the gear that you want. The materials on the dashboard is nice and high grade. Sitting here is very comfortable. It's got soft leather. Another thing I'm really happy about is that the pedals are soft. When you step on the pedals, it's like nice and smooth, and even if it's gentle, it's okay lang. You also have a lot of cubby holes all over the vehicle. You have like storages even up here. But frankly, beyond being a really fun van to drive, I think it's the people at the back who would enjoy this vehicle the most. The Traveller is an excellent size to accommodate my friends, Ramon Bautista, Lourd de Veyra, R.A. Rivera, and Jun Sabayton. I picked them up to go on a little barkada gimmick, which was to groom the legendary bigote of Bayaw Jun Sabayton. You know, pwede palang ganito. Pwede rin ganyan. That's right. Okay. So panoramic yung kanyang sunroof. And ito, ano to? Dahil French siya, kakaiba siya, parang dalawang magkahilerang parallel. So, kamusta handling nito, Angel? Actually, it's really nice. Usually, hindi ko talaga trip mag-drive ng van. But, in fairness, magandang i-drive to dahil meron siyang hatak. And gusto ko rin na may ngungso siya. Dahil parang naiilang ako kapag yung flat talaga siya. Eh, pag binili ko ba to ng cash, magkano naman siya, Jen? Nasa 3.2 million. Kaya-kaya! Kaya pala ito eh! Pero pakaganda ng traffic natin, world class. Oo nga eh. Pero actually, isa siya sa mga strong point nito dahil at least komportable ka habang nasa traffic. Bagay. Pero umaangan siya pag lumalapit. Meron siyang sensors, pero kung naiilang ka na, pwede mong i-off yun eh. Ano ba to, Angel? Ano yan? It's a table na pwede mong buksan. Uy! Parang parang eroplano, parang business class. Ayan, ganyan. Ayan, kasha na. Pwede kang magpaupo dito eh, ng baby. Baby? Baby. Sa itong maliit na speaker dito, subukan niya natin magpatugtog. Dodo mo. Ito pala yun. Yung 3 million, mararamdaman mo yung ulan. Nakikita mo yung ulan na bumabagsak pero hindi ka nababasa. Asti! Parang poetic yun, no? Parang nakikita mo yung mga patak parang ng ulan. Parang gusto ko magsulat ng haiku. No? Alam mo, perfect to pang barkada, pang pamilya. Jel, yung suspension naman nito, kamusta? Actually, it's really soft and comfortable. Which I think na kapag nagde-drive ka, nakasama mo yung mga anak mo, mga magulang mo, gusto mo yung parang malambot na suspension, di ba? Tsaka naramdaman nyo ba na when you stepped in the van, mababa yung kanyang apakan? Sa mga senior citizen. Sa mga senior citizen, or sa mga puntis. Tsaka maganda dito, automatic yung pintuan eh. Pwede ka nang gaganong ka lang. Oo, tapos mag-isa siyang magbubuka. Pinasan ako nga kanina, kalaw. Ano gaganong? Ano ang trabaho ng head-up display?
So pwede rin para hindi na gagalaw ng gagalaw yung ulo mo sa kung saan saan. So you can look on the road and malalaman mo yung speed mo. Kaysa yung gaganong ka pa. Tama. Pwede. In fairness, matulin siya. I enjoy driving this on the highway dahil hindi siya yung makumpad na people carrier. Ito pwede mong hatawin. Ngayon, pupunta tayo sa isang salon kung saan pwede si Jun magpa-groom ng kanyang bigote. Ano lang, bawas lang, pero masisira yung ano ko eh. Ikaw mag-explain. May problema ka ba sa continuity tapos na lahat ng ano mo? Hindi, meron pa akong bago. Pili ko na niniwala siya. Kasi ang dami niyang projects kaya baka swerte yung balbas mo. Ano, may ganyan ka ba? Naku! Finally, we got to Mandaluyong to visit top hairstylist Justine Isidro to give June's precious bigote some expert attention. Ito pang hair ko, sirang-sira naman. Hindi, healthy hair ko naman, hindi naman siya sirang-sira. Yung scissor will cost like 50,000. 50,000 na scissors. Swerte pa lang natin ngayong araw na to, 3 million na sasakyan. 50,000 na nagunting. Oh, 'di ba? This is a handmade samurai scissor. Yung siya yung typical na samurai pagaling yan, ha? Pina-handcrafted sa Japan. So I had at least 5 scissor na handmade from Japan. Pero nararamdaman mo ba yung difference for paying the extra premium? Yeah, iba yung lalo pag bibili ka ng yung susuka sa'yo yung gunting. Kailangan takpan mo yung sa muntenga para maritig mo yung pinaka-sharpness niya. Sige nga. Parang pag mapipili mo siya na wala siyang kagat. Sige, pakinggan natin yan. Maganin. Kaya yung scissor, very particular sa mga style sa scissor. Suklay po? Suklay din sa 50,000 din ang suklay? Hindi naman, mga 1-2 lang. Hindi siya tiyatabla ng init. It's a copper. 1-2 na suklay? Wow! Kasi parang heat-proof siya? Yeah, meron siyang rubberized siya. So yung init, hindi tumatalo. Baka. Mahalaga to. Bigote kayo binigupitan sa worth 50,000 at saka 1-2. At saka yung training niya. At saka yung training niya. Dito saka lang. Yung robe mo yun. Wala ngayon ha, wala ngayon. Ikaw lang gagalaw ng bigote ko ha. The Traveller is a great product that offers car-like driving fun amid moving people in luxury. Its amazing second-row captain seats are prime territory in this vehicle, and its twin panoramic sunroof style gives it that funky French flair. The glass area is extra large, the step board is low and easy to climb into, and the vehicle height is just below 2 meters, making it easy to get into parking lots. It's easy to drive and offers good pulling power. And since it's fun to drive as it is fun to ride, this model is sure to become one of Peugeot Philippines' greatest hits. Check out, let's test out the speed on this one. Whoa! Okay. Now that's... So it is a sports car.